Hello guys, may bago na naman tayong pagkakaabalahan. Ito, magkakabit ako ng busina dito kay Jassy. Yan, na-prepare ko na yung mga harness niya. Fuse. Ito, may relay na rin. Yan, Bosch. Ito ay kakabit. Ito yung harness niya na binuo ko. So lahat dito sa harness nakahinang. Tapos ito nililinyahan ko na. Ito yung sa linya ng busina sa stock horn. Tapos ito. Dito ko siya ididikit yan. Binutas ko na. So yan. Ito yung ikakabit kong busina ng Hela. Ito yung galing kay Ruri Blue, kay GSR. Nalitan ko lang. So, kakabit ko dito kay Jazz. Yan. Explain ko lang sa inyo kung paano ko winiringan yung loud horn natin na Hela Supertone. No? So, meron ako ditong relay. Ito ay 4-pin to. Pero ang ginamit ko dun yung Bosch relay na 5-pin. Pero kahit anong pwede rin namang 4-pin, pwedeng 5-pin. Basta pang horn relay tapos 40 ampere. Yan. So ito example lang to kasi naikabit ko na yung relay. So dito sa relay natin may mga number yan. Yan. Itong pinapahalang pa vertical na isa, ito yung number 30. And then 85, 86 and 87. Sa 5 pin may extrang pin dito. 87 din yun. Tapos ito magiging 87A. So, i-disregard na natin itong 87A. Parehas lang din naman yan eh. So, yung 87 ang gagamitin natin. So, ito na. So, sa 30, ito yung papuntang battery na may kasamang fuse. 15 ampere yung ginamit ko. Itong number 30. Then, itong 87, ito yung wire na papunta sa loud horn natin. Sa positive pole ng positive terminal ng horn. Kung dalawa yon, pagsamahin nyo lang yung dalawang terminal, tapos kabit nyo rito, palinyahan nyo ng wire papunta rito. So, itong 87 sa positive ng horn. Then, itong 85, ito yung ginawa kong ground. Ito yung nakakabit sa body ground. And then, itong 86, ito yung wire na papunta sa stock horn trigger wire para yun yung papuntang rin eh sa horn button para tumunog yung busina. So either way no, pwede itong 86, pwede yung gamitin gawing ground. Itong 85 pwedeng gawin yung stock horn trigger wire. Pwede magkapalit yan. So importante itong 30 sa battery na may fuse and 87 papuntang sa loud horn natin, sa Hela or kahit anong horn na gamitin nyo. Okay? Then check nyo na lang yung diagram. Yun mismo yung ginamit kong diagram doon sa pag-install ko ng Hela horn natin. Okay? So ayun guys, nahihinang ko na siya, naka-insulate na. Ito, lalagyan ko pa ng tape. And then itong sa relay niya, lahat nakahinang kasi wala akong connector para magtibay. Kahit buhatin nyo yan, hindi bibitaw yan. So mas maganda talaga ang hinang. So ito na guys, nakaporma na yung harness natin. Dito yung sa may fuse sa battery, relay, dito yan. Ito yung linya dun sa stock horn. Basot ko dyan. Tapos ito yung sa horn. Ayan. Punta dyan. So, kabit na lang.
So pag maglalagay kayo ng ano, yung mga ganitong fuse stop, tanggalin nyo muna yung fuse. Ayan. Para safe. Ampere. Test muna natin kung gumagana. So guys, testingin lang natin kung gumagana. Sige, pindot. Ah, kakabingin. So okay guys. Ayos yung ano, DIY natin. Ayan. So from here, ayusin ko pa yan, di pa ako final. Ayan, relay, ground. So mga wire, ayan. Doon, di pa tapos. Ayan, itura niya. So ayan, lilinisin ko na lang tong mga ano wiring. Tapos, okay na. Balik na natin. So gagamit lang tayo na ano, zip ties and electrical tape. Ayan na, okay na. Tapos yung dito, nagawa ko pa ng connector. So, okay na. Ayan o, wala siyang binabanggaan dyan. Kailangan may play yan. Dapat walang binabanggaan. Ayan. Para maganda yung vibration niya. Kasi pag nakadikit siya or ano, yung gipit yung ano niya, hindi tumutunog na maganda. So, maganda yung may play siya. Ayan. Tapos yung dito sa may stock horn na linya. Ayan, naka connector siya. Nilagyan ko ng connector. Ayan. Ayan, secure na. Parang walang ginalaw dyan. Ito yung stock horn. Ay, ito yung kinabit natin na hela. Ayan. Malinis na rin. Ayan yung mga wire. Punta dun. Ayan dito. Ayan. Ito yung relay. Papunta dun. Sa battery na may fuse stop 15 amps. So okay na ano, na-test na natin gumagana. So balik na yung bumper para matapos na. Okay. So there you go guys, naikabit ko na yung bumper. Ayan. Dito na siya. Makita ko sa inyo. So ayan. Diyan nakakabit yung busina. Tapos yung mga wire naka ano to, insulate yung plastic insulator, tapos naka-blend sa mga existing ano harness para malinis tingnan. Yan, papunta dun, see, ayan, paikot. Tapos dito yon yung wire na yan, naka diyan ko kinabit sa may ano existing harness niya. Parang naka-blend lang siya dyan. Para malinis tingnan. Tapos yung dito nga pala guys, yung grounding point ko. Kahapon naglolo ko yung, minsan gumagana, minsan hindi eh, yung busina. So ang ginawa ko, tinanggalan ko ng pintura. Parang niliha ko yung grounding point. So dapat talaga yung grounding point natin is bare metal. So para maganda yung connection. Ayan, niliha ko yung pintura. So itong ground naka ano na yan, naka contact na sa bare metal ng ano, sa chassis. So okay, testa natin yung busina.
So ayun guys, another successful DIY na naman, and thank you for watching, and don't forget to subscribe. Stay tuned for more. Ciao for now. Bye.